And yun, what's up mga kaibigan? May bago na naman tayong episode. So by the way, ako pala si Bert Portea. And welcome back dito sa aking channel, dito sa Dasma Kalubayan. And welcome dito sa ating palatuntunan na kwentuhan with Bert Portea. Okay, so ngayon ay pag-uusapan natin ang mga gustong-gustong-gusto ng mga viewers natin. Na pag-usapan is about mga agimat. Yan, mga agimat. And usually, ang pinakapunto ng topic natin is paano tayo gagamit ng gayuma sa taong nagugustuhan natin. So, kaya siguro nandito ka sa video na to is gusto mong gumamit ng gayuma na hindi naman nakakasama. Okay. Kaibigan, di nyo ba alam na pwede tayong manggayuma gamit lamang ang tubig? Okay? So, nung mga nakaraang video ko sa mga dati pang episode, gumawa ko doon ng isang episode about gayuma gamit yung asin. Okay? So, meron din siyang sariling orasyon. At ngayong episode na to, ay gagamit tayo ng gayuma gamit lamang ay tubig. Okay, tubig. Pero bago muna 'yon, bago natin pag-usapan 'yon, ay kung hindi ka muna naka-subscribe dito sa akin channel, please subscribe para ikaw ay updated sa mga susunod nating mga videos. Okay, dito na tayo sa ano, sa orasyon. So, ang unang-unang gagawin niyo po dito, mga kaibigan, is gagawa ka ng ritual. Okay? So, by the way, itong ritual na to, sasabihin ko nang meron tayong babasahing orasyon. So, kapag sinabi ko may orasyon, ay dapat meron tong kalakip na responsibilidad sa mga magbabanggit nito. Dahil hindi biro ang magbanggit ng anumang orasyon kung hindi mo to kabisado, hindi ka confidence na binabanggit mo to. Okay, so ang unang-unang gagawin nyo mga kaibigan is pumunta ka sa lugar na walang katao-tao. Okay? Pumunta ka sa lugar na walang katao-tao, sa kwarto na ikaw lang mag-isa. Basta siguraduhin mo sa orasyon na to ay walang ibang tao makakakita sa'yo. Okay? At ngayon ay sisimulan mo ang orasyon na to sa mga napiling oras. So, may mga napiling oras para dito, no? So, tandaan mo yung oras na to, no? Babanggitin ko. Okay. So, 12, 3, 6, 9. Okay, ulitin ko. 12, 3, 6, 9. Diyan kayo mamimili ng oras kung kailan nyo gugustuhin yung orasyon. So, ang tanong, sa mga oras na to, umaga ba, hapon ba, o gabi? So, ngayon, hindi mahalaga kung umaga, hapon, o gabi. Basta, ay nandun kayo sa oras ng mga, yung apat na yon. So, 12, 3, 6, 9. Yun nga, ulitin ko, hindi mahalaga kung hapon, gabi, or umaga. Okay? And then, bakit yung oras na yon? Dahil kung kukonektahin mo yung apat na yon, ay makakabuka ng cross. Diba? Cross siya. At yan din, mga kaibigan, ginagawa ang mga orasyon, at yan din ang mga oras para pakainin ang mga agimat. Okay, so kung nadung ka na sa lugar na tahimik, walang katao-tao, walang makakita sa'yo, at nasa tamang oras ka nang napili, ang gagawin mo next is magsisindi ka ng puting kandila. Okay, magsindi ka ng puting kandila, at doon ay mananalangin ka ng Our Father, Hail Mary at Glory Be. Our Father, Hail Mary at Glory Be. Okay. So, pwede mo tong dasalin ng Latin. Pwede mo tong dasalin ng Tagalog.
pwedeng-pwede mong dasalin ito ng Bisaya at pwedeng-pwede mo tong dasalin ng kahit anong lengguwahe, mga kaibigan. As long naman na madadasal mo yung kompletong dasal na yun, no? Yung Our Father, Hail Mary, at Glory Be. Yung tatlong yun. Okay, pwedeng Bisaya, pwedeng Tagalog, pwedeng English, pwedeng Latin. Lahat ng lengguwahe pwede. So ngayon, dadasalin mo yun pagkatapos mong sindihan ng kandila. So after mong sindihan ng kandila, okay, so kukuha ka ng baso. Ito no, mga kaibigan, mayroon tayong baso dito. Okay, so kukuha ka ng baso at lalagyan mo to ng tubig. Tubig na iniinom, mga kaibigan, ha. Yan, lalagyan natin siya para makita nyo naman. Pwedeng marami, pwedeng basta hindi matatapon sa basong napili nyo. So yan, meron na po tayong baso. Tubig sa baso. Yan. So pwedeng marami, pwedeng abutin nyo dito, basta huwag siyang matatapon. So konti lang para sa demonstration lang. Okay. And then after nyan, ay kukunin nyo ang pinakamahalagang sangkap. Kung wala ang sangkap na to, ay hindi nyo siya magagawa. Ito ay ang kahoy ng sinukuan. At kukunin ko yung kahoy ng sinukuan ko, no? Okay. Ang kahoy ng sinukuan ay mabibili at makukuha sa mga antingero na mga kakilala nyo. Yung akin ay ibinigay ito ni Pinoy Agimat nung ako ay laging nagbi-video sa Kalaw. Okay? Ito po ang kahoy ng sinukuan. So, kung tatanungin niyo ako kung may cross ba to sa gitna, ay papakita ko. Yan yung cross niya sa gitna. Kitang-kita po, mga kaibigan, no? Yan po yung cross niya at meron din sa likod. Yan po ang cross ng sinukuan. So ngayon, ilalagay nyo to doon sa baso. Okay? So for example, ay nandito na yung sinukuan, no? Nakalagay, nakababad na po siya. So pag nakababad siya, ay maglalagay din kayo doon ng buhok o bagay na mula doon sa taong gagayumahin mo. Buhok, kuko, laway, luha, basta dugo kahit galing sa kanya. At di nyo ba alam, mga kaibigan, ay pwede rin yung kanyang sulat kamay. Pwede nyo rin yun makuha mula sa kanya. So pupunitin mo lang yung papel na may sulat kamay niya at pwede nyo isama yon sa tubig na gagawin yung gayuma. Yan ha. Isa yung sa mga madaling kunin eh. Yung sulat kamay niya. Okay? For example, nandito na yung mga kailangan, yung bagay na mula sa kanya. For example, yung papel na mayroong sulat kamay niya at sinukuan. At doon mo na babanggitin ang orasyon. Ang orasyon ng sinukuan. Kaya nandito yung picture ng sinukuan at ang orasyon nito. So, this is my first time na magbabanggit tayo ng orasyon sa video. Pwede nyo siyang basahin sa baba sa description yung eksaktong mga words. Okay? At ito ang orasyon. So, hawakan nyo siya. Ganyan. At babanggitin nyo. Ito na. Sukam, lisomia, talube, depata, lamtam, sanitam, kuryam, suko, hum. Yan ang pagkasabi ng hum, idiin mo yung pinakamalaking daliri mo sa paa. Idiin mo yung sa lupa. Pagkasabi mo ng hum, yan. Tapos ibulong mo yung susi niya, yung mitam, federictum, maria, jesus, hum. Yan. So, gagawin mo yon ng tatlong beses. Okay? Ulitin natin. Sukuan, lusumia,
Talube, Dipata, Lamtam, Sanitam, Kuryam, Soko, Hum. Yan din, paa. And then Mityam, Federictum, Maria, Jesus, Hum. Tapos last time, tatlong beses kasi yun. Sukuan, Losomia, Taluble, Dipata, Lamtam, Sanitam, Kuryam, Soko, Hum. Din, yan, din na, Hum. Mityam, Federictum Maria Jesus Hum. Okay. After mong mabanggitin yon, patayin mo na ang iyong kandila. Pagkapatay mo ng kandila, ayun na, isa na siyang mabisang gayuma, yung tubig na yon, yung tubig na dinasalan mo. Okay? And syempre, paano to gagawin? So ngayon, kahit patak lang mga kaibigan, no? Kahit patak lang mula sa tubig na to, ihalo mo to sa kakainin niya. Sa kakainin niya o sa inumin niya. Ihalo mo lang to ng palihim na hindi makakakita kahit sino man. Okay? And then, sa unang try, hindi yun gagana. Pero, as long na ang dami nito, 'di ba? Ang dami, kaya kukuha ka lang dito ng mga patak-patak dito at lagi mo lang siyang ihalo sa pagkain niya. So 'yun. So isang beses mo lang siya gagawin itong dasal na 'to. So 'yun mga kaibigan, yung dasal natin o orasyon para maging gayuma ang isang tubig. So hanggang dito lang muna ang episode natin. Kung ikaw ay may katanungan, please comment and subscribe dito sa akin channel. At pag-uusapan natin yan. By the way, ako pala si Bert Portea. And see you in the next episodes. And bye-bye! By the way, yung orasyon pala ay nasa baba. Doon yung siya makikita sa description.